ako para may share ko naman sa inyo to, guys. So, nandito lang ang naging technique ko dyan. Ito lang talaga siya, guys. So, ang ginawa ko lang, guys, is... Hello guys, hello everyone. So, eto na naman ang inyong kasama ngayon na inyong madiscarding mommy, mommy angel. Ayan guys, in this video guys, sa pag-uusapan naman natin is tungkol sa pagpapalago ng ating negosyo, tindahan syempre. And then, ang share ko naman sa inyo is paano ko ba naparami o paano ba ako nagkaroon ng maraming customer after 3 months. Ayan, so bago natin pag-usapan yan guys, welcome to my channel. At syempre, kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to subscribe and click the bell button para manatapay kayo sa mga susunod kong video. Ayun na nga guys, ang share ko sa inyo at pag-uusapan natin. Okay. So, 'di ba 3 months na kasi nagsisimula ako magbukas ng tindahan na 'to, 'di ba? August 12. So, September, October. 2 months lang pala after 2 months. 2 months and a half. So, running 3 months, okay? So, 'yon. Paano nga ba ako nagkaroon ng maraming customer dito sa aking munting tindahan ng ganong kabilis? Okay guys, so sarado na yung tindahan ko, gabi na, nagpa-vlog pa ako, para may share ko naman sa inyo to guys. So, nandito lang ang naging technique ko dyan, eto lang talaga siya guys. So, ang ginawa ko lang guys is, syempre nagbukas ako ng tindahan. And then, so, syempre nung una, di ba, share ko sa inyo yung unang benta ko, 300 pesos, unang araw. Syempre, wala pa ako masyado nakakaalam. So, ang strategy or technique na ginawa ko para magkaroon ako ng maraming customer, guys, is, unang-una, syempre, kasi ngayon, di ba, pandemic, so, hindi sila masyado lumalabas ang bahay. So, ginawa ko, guys, nag-online ako. In-online ko itong mga paninda ko dito sa group ng aming subdivision. So, sa group, pinopost ko doon yung mga paninda ko. Okay, so yun yung number one. Kasi yun yung kalakaran ngayon. Hindi naman siya naglalabas ang mga tao. So, kaya ginawa ko is online. Ayan, delivery. And then, bukod sa online, pre-delivery pa sa mga bahay nila, guys. So, medyo natagalan din. Siguro mga after 1 week, 2 week, ayan, nagkakaroon na ako ng customer. Pero hindi pa ganun karami, paunti-unti pa lang. Okay, so after noon, nung in-online ko siya, syempre marami na nakakaalam na bukas na itong tindahan ko at may mga ganito akong paninda. Okay na, number one, in-online ko siya. And then, pangalawa ko is, mababa or mura lang ang paninda ko. Ayan. Kasi wala naman akong renta dito kasi bahay namin to. So, ang ginawa ko is kunti lang yung patong. Yung talagang kayang-kaya ng mga tao yung price ko. Kaya ayun. So, nakita siguro nila na mas mababa yung price ko compared sa ibang mga tindahan. Kaya, dito na sila bumibili. Ang laki nun guys, kahit pa piso-piso na mababa kasi ibang tindahan, sa iyo at sa iyo pa rin bibili ang mga customer, o diba? So, dapat mababa yung presyo mo. Na hindi ka naman dapat maluluki. Yung medyo tama lang, na hindi naman ganun kamahal, hindi rin ganun kababa ang price. Okay, next ko, yung pangatlo ko is guys, syempre mababa yung price ko, and then, dapat kompleto yung iyong pinda. Dapat meron ka ng lahat. Kasi kapag wala ka ng mga panda, sila, pupunta sa iba din na. So, dapat lahat ng paninda, meron ka. Yun. And then, syempre, isa pang ginawa ko, pang-apat na ginawa ko is, maaga ako nagbubukas at late na rin ako nagsasara. Kaya yung mga tao na maaga pumapasok, dito bumibili. And then yung mga late naman umuwis, dito pa rin bumibili. Kaya ngayon, marami akong customers. And then syempre, yung pinaka-last kung bakit nagkaroon ako ng maraming customer after 2.5 months or running 3 months is, yung customer service, ayan, yung approach ko sa mga tao, yung paano ko sila itrato, and then, pati mga anak ko, tinuturoan ko sila na maging mabait sa customer, at maging yung lahat ng produkto namin is yung the best talaga. So, yung customer service talaga is napakahalaga talaga. Ayan, kaya yun, talaga yung nagbigay ng dahilan kung bakit dumami ang aking mga customer o yung aking mga suki kasi mabait ako. Char. Ayan, pati mga anak ko mababait sila. Kaya yung mga tao is natutuwa sa amin kaya dito na sila bumibili. Siguro may mga mangilan-ilan din ng mga tao na syempre na hindi nila alam na. So, hindi sila bumibili dito.
kasama talaga yun sa buhay. Ganun talaga. Siyempre, ganun talaga yun. Pero okay lang yun. At least 2.5 months is medyo marami na akong customer. And then, medyo malaki na rin yung kita ko. Unlike noong unang araw na 300. Di ba? So, ganun lang. Mga ano, kapwa ko tendera at sa mga gusto kong magsimula ng tindahan. So, ganun lang yung gagawin nyo, guys. Napakasimple, napakasimple. Mahirap yon. Pero, ganun yung ginawa ko. Kaya, kung gusto nyo rin magkaroon ng maraming customer after 2.5 months, try nyong i-apply yung aking ginawa. Baka sakaling swertihin din po kayo. Ayan, so yun muna mga mamis at mga kakatendera, mga suki ang isishare ko sa inyo. Kasi gabi na, kailangan ko nang matulog kasi madaling araw pa akong bigising. And then, ang mamamalengke ng mga gulay at baboy karne at kung ano-ano pa. Ayan, kaya good night muna sa inyo. So, sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa shinare ko po sa inyo. Kung may mga katanong kayo, comment below lang. Then, sasagutin ko kayo sa abo na aking makakaya. Ayan, so once again po, ako po ang inyong madiscarding mami, mami angel. Nalagiwan ang katagana kapag may tiyaga, may nilaga. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!